the best president in the solar system, ang bansag sa kanya ng mga DDS o diehard Duterte supporters. Mula sa pagiging mayor ng Davao City ay tumalon sa pagiging presidente ng Pilipinas. Nangako siya na totodasin niya ang mga kriminal at sasakay ng jet ski, dala-dala ang Philippine flag sa West Philippine Sea. Ngayon ay samahan ninyo akong balikan ang Rodrigo Duterte presidency. Number 1, War on Drugs. Nang maupo sa pwesto noong June 30, 2016, ay sinimulan agad ni Digong ang War on Drugs na layuning wakasan ang lumalalang problema sa ipinagbabawal na gamot. 76 billion pesos ang total value ng bawal na gamot ang nakumpiska ng mga pulis. Inilunsad ang Operation Tokhang na naglalayong pasukuin ang mga gumagamit at nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Sa datos ng gobyerno ay 6,252 katao ang nasawi sa mga operasyon ng pulis. Ayon naman sa human rights organizations ay aabot sa 30,000 ang nasawi, kabilang ang mga inosenteng nadamay, mga nasawi sa operasyon ng mga pulis at mga vigilante. Sa tanong kung nawala ba ang mga ipinagbabawal na gamot at mga krimen na may kinalaman dito, ay alam mo na siguro ang sagot dyan. Number 2, 911 Emergency Hotline. Noong August 2016, ang dating 117 Emergency Hotline ay pinalitan ng 911. Mas pinaganda ang sistema at para umayon sa Western standards ay ginamit ang mas sikat na mga numerong 911. Naglunsad din ng tinatawag na President's Hotline na 8888 para sa mga reklamo laban sa serbisyo, opisyal at empleyado ng gobyerno. Number 3, Transition from United States to China. Matapos ang official state visit ni President Duterte sa China noong October 2016, ay inanunsyo niya ang separasyon ng Pilipinas sa United States of America at pagpanig sa China. Nakatulong ito upang makautang sa China ang administrasyon para mapondohan ang ilang malalaking proyekto kagaya ng Kaliwa Dam Project at Davao City Coastal Bypass Road. China rin ang gumawa at nagpondo ng dalawang tulay na Rockwell Bridge at Binondo Intramuros Bridge bilang donasyon na may total cost daw na 4.86 billion pesos. Kamakailan ay iginiit ng Chinese government na mayroon daw gentleman's agreement sa pagitan nila ni President Duterte tungkol sa disputed territories sa West Philippine Sea. Number 4, Heroes Burial for Marcos Sr. 1989 pa na mayapa si former President Ferdinand Marcos Sr. Ngunit hindi agad na ipalibing ang labi nito dahil ang gusto ng Marcos family ay salibingan ng mga bayani para sa mas magandang imahe ng dating leader. Hindi ito sinuportahan ng nagdaang mga pangulo ng Pilipinas dahil sa pagtutol ng mga mamamayan at kontrobersyal na diktatura nito. Mayroon ding mga petisyon sa korte upang pigilan ito. Sa panahon ni President Duterte ay nagpahayag siya ng suporta para mailibing si Marcos Sr. Noong November 2016 ay naglabas ng desisyon ang Supreme Court na sumasang-ayon sa paglibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pagkalipas lang ng 10 days ay nagkaroon ng private at surprise burial para sa mga labi ni Marcos Sr. Number 5, Pogo Expansion. Noong February 2017 ay naglabas ng Executive Order No. 13 si President Duterte na naging daan para maging legal ang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Ang mga Pogo ay online gambling firm sa Pilipinas, ngunit ang customers ay nasa iba't ibang bansa na karamihan ay sa China kung saan bawal ang sugal. Binigyan na ng PAGCOR ng lisensya ang mga ito at umabot sa 300 ang bilang ng mga Pogo sa bansa na mayroong 300,000 Chinese workers. Number 6, pinakulong si Senator Leila De Lima. Kaugnay ng War on Drugs ay sinampahan ng tatlong kaso at ipinakulong si Senator Leila De Lima noong February 2017 na sangkot umano sa mga illegal na gawain at ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos ng 7 years ay nakalaya rin si De Lima at nahatulan ng korte ng not guilty sa lahat ng kanyang kaso. Number 7,
Nationwide Public Smoking Ban. Naglabas si Duterte ng Executive Order No. 26 noong May 2017 upang ipagbawal ang paninigarilyo sa lahat ng public places sa buong bansa. Ang mahuhuli ay magmumulta ng hanggang sa 5,000 pesos at pwedeng makulong ng hanggang 4 months. Pwede namang magkaroon ng designated smoking areas ang mga establishments at buildings. Number 8. Marawi Crisis. Noong May 2017 ay target mahuli ng gobyerno ang Abu Sayyaf group leader, ngunit lumaban ang kanilang grupo na tinulungan pa ng Maote group. Marahas na sinakop ng dalawang grupo na konektado sa Islamic State ang Marawi City at kumuha ng mga civilian hostage. Dahil dito ay nagdeklara ng martial law sa buong Mindanao. 5 buwan ang lumipas bago na ideklara ang pagkapanalo at pagbawi sa Marawi City. 1,190 na militante, 165 na sundalo at 47 na civilian ang nasawi, habang 170 na civilian naman ang nawawala. Tinatayang aabot sa 370,000 na residente ang nawala ng tirahan at marami pa sa kanila ang hindi pa nakatanggap ng kabayaran. Number 9. Free College Education. Sa tulong ng mga mambabatas ay naipasa sa Senado at Kongreso na inaprubahan naman ni President Duterte noong August 2017 ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa batas na ito ay libre na ang pag-aaral ng kolehiyo sa lahat ng 112 na state universities and colleges at pati na rin sa 121 na local universities and colleges. Number 10. Military and Uniformed Personnel Salary Increase. Naglabas ng joint resolution ang Senate at House of Representatives upang pataasin ang sahod ng lahat ng military and uniformed personnels sa bansa noong January 2018. Ito ay nagdulot ng average na 58.7% na pagtaas sa kanilang mga sweldo. Ang mga ahensyang nakinabang dito ay Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Philippine Public Safety College, at National Mapping and Resource Information Authority. Number 11. Bangsamoro Organic Law. Naisabatas ang Bangsamoro Organic Law noong July 2018. Pinalawig nito ang autonomiya at kalayaan ng Bangsamoro Region. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ay ginawa itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 2 ng video na ito.